Kwaresma o Lenten season ay panahon ng pagninilay, pagbabagong espiritual at pagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. Pero paano kung sa halip na makamit ang kapayapaan ng puso't isipan, ilang masasaklap at misteryosong kaganapan ang pagdadaanan ng isang relihiyosong mag-asawa? Tunghayan ang nakakakilabot at nakakahindik-hindik na totoong kwento ng dalawang nilalang na nooy magpapare at magmamadre pa naman. Dito lamang yan sa aming pre-Holy Week presentation na pinamagatang Sumpa ng Kalendaryo. Panaanad kay Ronnie. Ang iyang pagtagadji mo, mura ka og santo. Sagot mo na kasi ako. Ang tagad-tagad na naliligaw sa iyo eh. Pareho naman tayong tapos ng koleyo. Mas maraga na tayong magkasama sa charismatic group natin. Kilalang-kilala mo na ako siguro. May inggit pa sa lahat. Takot ako sa Diyos. May takot ako sa iyo. Takot akong mawala ka sa akin. Jesus! Grabe! Tumigil ka nga dyan. Kinikilabot ang sinasabi mo. Bahal na araw ngayon. Eh bakit? Wala naman pinipiling araw ang pagmamahala. Oh, sige ka, pag di mo ako sinagot, eh... Kasama na ako sa mga nagpipinitensya. Ha? Oh, sasaktan ko sarili ko. Ha? Eh, total na nasaktan naman ako sa pangbabaliwala mo. Sige ah, tututuanin ko na to. Ha? Oh, sige mo, sagot ko. Ronnie. Una! Tayo na. Huh? Tinood na? Uyab na kita? Sonia, pangako ko sa'yo, hindi ka mas kasisa sa decision mo. Alagaan kita, hindi kita sasaktan, mamahalin kita. Cross my heart. I fuck! Ronnie, inaalala ko lang kasi, Biyernes Santo ngayon, patay raw ang Diyos, sabi nila. Hindi kaya malasin ang relasyon natin? Uwi ka lang! Sonia? Sonia, pa-story ako.
ganito pang sinasabi niya. Totoo ba? Story ako. Para kang si Poncho Pilato. Huwag ka naman hugas kamay. May pa-cross my heart, cross my heart ka ba? Ang mga manlulokong tulad mo, dapat nang pinapako sa krus. Ako single lang. Tama. Ako single lang. Ligyan ka. Ligyan tama. Pabahala sa'yo. Pabahala sa'yo. In short, huli ka. No. Cool off naman, cool off naman kami. Wala na kaming communication. Wala na kayong dalawa before you courted the other woman. Yes. Ah, pero nasaktan pa rin siya. Opo, Tita Mel. So, yani, binibinyagan ka namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ay, sindi po nakandila. Tita. Brother. Brother Ronnie. Okay ka lang? Ang ilaw na ito ay tanda ng iwanag ni Kristo na tinanggap ng mga bagong inyari. Sa tulong ng mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanilang puso, diwa, hanggang sa pagbalik. Sa kaywating ni Ise, bago ka naman, Pepe. Este, brother Pepe. Kailan pa kayo pumasok ng seminaryo ni Ronnie? Mas nauna ba pumasok si Ronnie kaysa sa akin sa bukasyon ng pagpapare? Mula nung pinawalayan mo siya. Sonia, hindi naman niya talaga binalikan yung dati ng nobya eh. Kasi hindi lang niya talaga mahal yun. Pakisabi na lang sa kanya na masaya ako para sa mga nag-desisyon niya. At ngayon ko nang tuloy naiisip na dapat pala matagal ko nang ginawa yung pangalap ko. Kundi lang rin kasi ako kinadit ni Ronnie. Matagal na ako pumasok ng kumbento. Bilang madre, alam mo ba yung pinagsasabi mo, Sonia? Baka naman kaya mo gusto maging madre dahil sa inyo, dahil sa nangyari sa inyo ni Ronnie. Hindi. Matagal na akong tinatawag ng bukasyon ko. Siguro ito na rin yung paraan ng Diyos para sabihin sa akin na hindi kami itinakda ni Ronnie para sa isa't isa.
na itinakda pala kami maghimpod sa Diyos. Brother Pepe. Anong dahilan bakit pumasok ka sa seminaryo? Dahil aktibo ako sa organization namin. Tapos, na-develop ang desire ko na magpunta sa seminaryo. Kaya pumasok ako. Nothing to do with your relationship? Yes. Na nung nagkahiwalay kayo, naisipan mo magmadre, naisipan mo na magpare, yes. Nothing. Definitely nothing to not do with that. Amel. Sister Sonia, yan ang dapat na itawag mo sa akin. At isa pa, hindi dapat tayo nagkikita at nag-uusap. Lalo na't mga alagad tayo ng Diyos, Brother Ronnie. Hindi mo nakakalaan tawagin, Brother. Umalis na ako sa seminaryo. Kahit na, mali pa rin to. Paniwari ako sa'yo. Alam ko, sa kong pagkakamali yung desisyon ako na mag-seminaryo. Inisip ko nun, sa buhay ko ito, kung di naman mapapa sa akin yung babaeng pinakamamahal ko, ibibigay ko na yung buhay ko sa Diyos. Pero, mas lalo pala naging mas malaking pagkakamali. Ano na ngayon? Eh, hindi ko alam paano kita paglalaban dahil Diyos na mismo ang karibal ko sa'yo. Diyos ang pag-ibig. Sonia, mahal pa rin kita eh. Kaya kung mahal mo pa rin ako, tumakas tayo dito. Hindi ko na kailangan tumakas sa kumbento. Dahil ito ang huling araw na isusuot ko ang abitong ito. Nakaibusap sa akin ang mga magulang ko at nagpaalam na ako kay Mother Superior. Hindi ko na itutuloy ang pagmamadre ko. Ibig sabihin, aalis ka na dito? May pag-asa pa ako. Kung magtatagal pa ako dito sa kumbento, pakiramdam ko na lalo lang ako magkakasala. Ilang taon ko pinagdarasal. Na sana alisin niya itong nararamdaman ko para sa iyo. Pero walang araw na hindi ka sumagi sa puso at isipan ko. Pareha pala tayo. Ihigugma paghihapon na ito. Ako sa pusa. Ihigugma paghihapon kita, Ronnie. Sarap pakinggan, no?
pakiramdam ko. Kumakanta ang mga anghel habang tumutunog ang kampana ng simbahan. Sa mga pamahiin. Maniwala tayo sa mga plano sa atin ng nasa taas. Huwag na po kayong mag-ano na lang. Asan na po kami? Huwag po kayong mag-alala. Jesus Christ, yung merong nakasaad na I thirst. It was given to us sa isang tindahan po. Oo. Tapos pinapili kami, apat yung kalendaryo na ibinigay niya. Mm-hmm. Isa yung may flowers, tapos yung sexy na babae, mm-hmm, sexy na lalaki, tapos yung mga religious images, pictures po. Oh. Tapos pinapili kami, of course, pinili namin yung mukha ni Jesus Christ, yung I thirst. Oh. Sa baba ng picture, nandoon yung mga product na in-advertise nila. Salamat. Ano kaya ito? Sige, wala. Grabe ha, ang swerte ko naman. Kailangan ko pala tulong, ha? Karin ako eh. Naku, ano to? Di ba yan yung nasa kalendaryo na matagaman ng gusto ni Catherine? Ni Jesucristo. Parang buhay na buhay ang mga mata niya. Kung titingnan mo nga eh, parang mai-hypnotize ka. Kaya nga eh, kahit natagalan at mahalang binayad ko sa pagka-frame dyan eh, masulit naman. Eh ako nga eh, tagal naman na-hypnotize sa ganda mo. Ito talaga. Ay, saan kaya magandang ilagay ito? Alam ko na. Ilagay na lang natin bilang centerpiece dito sa altar natin. Yeah. Para mas maganda. Sana, Han, magdala siya ng swerte sa atin. Sana, i-bless niya yung bahay natin. Sana, i-bless niya itong baby na sa tiyan mo. Sana lumapas ng healthy ang baby natin.
Walay dili ihatag ang Ginoo kung mag-ampo tayo. Halika na. Magbasal na tayo. Kumain na tayo. Ay, baka pwede natin sila bigyan ng pagkain. Sobra-sobra na lang itong sa atin. Mga bata, may ibigay kami sa inyo. Salamat po. Ingat kayo, ha? Opo. Napakaswerte ko, no? Ganda na yung asawa ko. Napakabait ka. Han ko lambing naman. Baka naman pwede ka mag-leave bukas. Papa, sana sama ko mamili ng mga gagamitin ko sa panganganak. Han, umabsent kasi ako bukas. Bitak sa salary yun. Kailangan natin mag-ipon. Ang dami natin gastusin sa panganganak mo. Ako pala yung swerte sa asawa ko, eh. Responsable na masipag ka. Pasol lang ka mong makasalanan! Tumalikod sa pagsilbi sa Diyos! Hinapit na bago na ang mundo! Alito sa mundo ang mga demonyo! Huwag na kayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan! Pagod ka mo! Sumpain kayo! Han! Ay ka lang? Nag-aalala ka pa rin mo sa nangyari kanina. Paano ako hindi mag-aalala? Noong una sa kasal natin, may dumating na libing. Tapos kanina naman, may baliw na parang isinusumpa tayo. Ganun yung isip-isip na kung ano-ano dyan. Di dapat tayo matakot dahil kasama natin ng Diyos sa pagkasama natin. Han, kaya nga tayo may altar, oh. Ayan, oh. Ayan ang imahe ni Jesus. Papantayan niya tayo, oh. Siya ang magpaprotekta sa atin. Kaya walang kung ano ang masamang mangyayari sa atin.
Christy. Kayo lang ko pala yan. Naku. Eh, pasensya ka na. Hindi ko na nagawang pumatok. Dahil dito sa mga dala ko. Ano ba yung pinagkakaabalahan mo? Pinapalitan ko lang ho yung bulaklak dun sa altar namin eh. Hindi ko nga ho alam kung bakit ang bilis malanta ng bulaklak namin dun. Aray! Oh, bakit? Sugatan ho ako eh. Akin na yan. Dahan-dahan. Ingat ka kasi. Sinasabi niyo. Ano mo? Tignan mo! Yung imahe ni Jesucristo, tiniguan ng sungay! Hindi si Jesucristo yan! Si Satanas yan! Yung may sungay! Mama Christy, wala naman ho eh. Totoo ang sinasabi ko. Kitang-kita ko siya. Tinubuan na sungay. Mama Christy, Mama Christy. Taga. Umupo ko muna kayo. Okay? Kumalma ko muna kayo. Baka naman, nagugutom mo kayo. Kaya nagkakaganyan mo kayo. Nalipasan mo kayo ng gutom. Hindi. Hindi. Totoo ang sinasabi ko. Kitang-kita ko. Hindi ako nagsisinungaling! Hindi ako nagsisinungaling! Bakit naman ho magkakademonyo dyan? Eh kaya nga tayo naglalagay ng altar. Pantaboy yan sa mga demonyo. Sa mga masasamang espiritu. Hindi ako nagsisinungaling. Nagsasabi ako ng totoo. Ako nagsisinungaling. Dinadasalan lang ba ninyo yung frame na yon? Araw-araw, gabi-gabi. Kailan nag-umpisa yung mga napapansin ninyong hindi normal o hindi ordinaryo doon sa frame? Buhay na buhay. Buhay na buhay, pati mata. Yung dugo, yung tita Mel, parang buhay na buhay. Yung mga turns niya. Oo, may torch yun, ano? Piyesta? Parang niluto naman lahat ng laman ng rep natin eh. Mm. Eh sobra-sobra para sa atin dalawa yan eh. Huwag kang mag-alala. Kakayarin kong ubusin to. Ewan ko ba, parang takaw na takaw sa pagkain ngayon? Ang mga mong sabihin, naglilihi ka. Eh di ba limang buwan ka ng buntis? Sanya, hindi naman sa tinitipid kita, pero paano kung hindi natin maubos yan? Eh, di masisira lang yan. Sayang lang naman yung pagkain. Alam mo naman, dami nagugutom sa lansangan. Eh, di tatabi ko. Meref naman, di ba? Tsaka kasalanan ko ba kung maraming nagugutom? Kasalanan yun ng mga pabayani ng magulang. At yan, mga pagkain na yan, pinagtatrabahuhan natin at pinaghihirapan natin yan. Sanya? Naririnig mo ba sarili mo? Kasibaan niya ng pagiging sakin. Maliit na kasalanan niya, pero kasalanan pa rin niya sa Diyos.
Panginoon, patawarin niyo ho ako kung naging sakim at masiba ho ako. Hindi ko na ho uulitin. Ronnie? Han? Holiday ba ngayon? Wala ka bang pasok? Meron. Pero absent muna ako. Wala akong gana magtrabaho ngayon eh. Milagro ah. Ngayon ka lang tinamad. Kahit naman sikap ko eh. Ako assets eh. Ito pa nga yung mga kasama ko sa trabaho. Pa-absent-absent, pa-petix-petix lang sila pa napopromote. Naiinggit ka sa kanila kaya tutularan mo na sila? Ganun ba? Kaya tamad-tamaran ka na rin, Ronnie? Sa'yo na mismo lang galing. Kay maliit o malaking kasalanan, sa mata ng Diyos, kasalanan pa rin yun. At yung katamaran at inggit sa katawan mo, gawain din ng demonyo yan. Init. Alinsanga naman ang panahon ngayon. Pareho na tayo nanaramdaman eh. Mahinit din pakiramdam ko. Hindi dahil sa panahon. Hindi ganahan ko huwag sumutnim. Nag-iinit ako dahil sa'yo. Ronnie, ang laki na nandyan ko. Huwag na. Han? Han, ano ba? Ano sa'yo? Ah! Ano bang kademonyo na pumasok dyan sa isip mo? Ha? Hindi ka naman dating ganyan, ah. Hindi mo na nga dapat ako pinagdanasaan ng ganyan. Alam mo, naninibago na ako sa'yo. Nagsalita, hindi nagbabago? Ikaw naman din, ah. Minagbago na sa ugali mo. Alam mo, minsan parang hindi na kita kilala. Ang hindi batid ni na Ronnie at Sonia, unti-unti na silang sinasapian ng pitong demonyo. Kabilang narito ang pagkakasala sa katakawan, pagkatamad, inggit at di mapigilang sexual desire. Mali pong pagnasaan ko pa ang asawa ko dahil sa kalagayan niya. Sana patawarin din po ako ng asawa ko. Mangyari po ang kalooban niyo sa akin. Sa tuwing nagkakaproblema ang mag-asawang Ronnie at Sonia, ay nagdarasal sila sa kakaibang imaheng ito ni Jesucristo. Pero sa halip na pagdinig sa kanilang mga panalangin ang nangyari, kapahamakan pa ang naging dulot nito sa kanila. Ronnie? Ronnie?
Han? 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 See a doctor? Yes, Tita Mel. Anong sabi na? Anong diagnosis? Sabi lang ng obigynet ko, skin allergy, tapos dala lang ng pagbubuntis ko, Tita Mel. Okay. Yun lang ang sabi nila. Nagpunta ka rin sa albularyo, di ba? Ano naman ang sabi ng albularyo sa'yo? Dahil hindi pa rin sila makapaniwala kung saan-saan at kani-kanino pang albularyo at manggagamot pinatignan ni Ronnie si Sonia. Pero wala silang nakitang lunas sa kakaibang karamdaman ni Sonia. Hanggang sa kumalat pa ang mga sugat sa kanyang katawan. Sige, malaman natin. Hindi na mamaligno ang asawa mo. Pero malakas ang pakiramdam ko. May gumagawa ng masama sa asawa mo. Hindi ito tao. Lalo hindi ito masamang elemento.
kundi isa itong sungay. Taglay nito ang kampo ng kadiliman. May dala itong sakit, balakit, tinik sa buhay ninyong mag-asawa. Sakit pa niyan. Hindi natin talaga malaman kung bakit ba nagkakalito ka. Di kaya pinarurusahan ako ng Diyos. Dahil sa pagtalikot ko sa kanya. Dahil hindi ko tinuloy yung pagmamadre. Hindi lang naman ikaw ang tumuloy ko sa vacation eh. Ako rin. Kung totoo nga nagalit ang Diyos sa ginawa natin, sana ako na lang pinarusahan niya. Sana ako na lang binigla niya ang sakit ng ganito. Ako naman ang unang tumuloy ko sa pagpapari. Kahit ano pang mangyari, magtiwala lang tayo sa Diyos. Huwag niya lang sana itama yung anak natin. Wala siyang kasalanan. Naman akong masama sa inyo. Panginoon, ako doon ang pubawian niyo. Huwag niyo pong puwida ko yung anak po. Anak, sabi ng doktor, side effect daw ng mga gamot na ininom ni Sonia para sa skin allergy niya. Kaya siya dinugo. Pero anak, ligtas daw ang baby sa tiyan niya. Salamat na lang sa Diyos at walang masamang nangyari sa anak mo. Wala tayo dapat pagpasalamat sa Diyos, Nay.
kundi dahil sa sumpang sakit ng asawa ko, hindi malalagay sa alanganin ng buhay ng anak namin. Pinabayaan na po kami ng Diyos. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Gagawin ko pa rin po ang lahat. Kung kailangan ko, isang lang kaluluwa ko sa impyerno para lang makasiguro kong kaligtasan ng mag-ina ko. Gagawin ko. Pakalipas ng ilang araw, ay naiuwi na ni Ronnie si Sonia mula sa ospital. Ang buong akala ni Ronnie at Sonia, nalampasan na nila ang matinding pagsubok. Ngunit simula lang pala iyon nang mas matitindi pang kababalaghan na susubok sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Rory, tumabi ka naman dyan. Nakita mo ang nagdadasal ng tao. Tigilan mo na pagdadasal mo dyan. Nasisiraan ka naman ng bagit, Ronnie. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Kung ayaw mo magdasal, hayaan mo na lang ako. Diyos ko, patawarin niyo ho ang asawa ko. Hindi niya ho alam kung ano sinasabi niya. Patawarin niyo ho siya. Para mo mahilig sa akin, ha? Sige. Mabuti pa tanggalin na natin itong altar na to. Matakot ka sa Diyos. Tama na yan. Baka lalo siya magalit sa atin, Ronnie. Baka lalo niyang hindi pakinggan ang mga panalangin natin. Kailan ba tayo nakalimot magdasal sa kanya, ha? Siya yung nakalimot sa atin! Araw-araw tayo nagdadasal sa kanya, pero pinakinggan pa ng Diyos ang pakiusap natin? Ang magmamakaawa natin? Sonia, tignan mo ang kalagayan mo! Tignan mo yung itsura mo! Kaya hindi na ako naniniwala sa kanya eh. Tinakwil ko na siya! Anong lano na ito? Mula na magpasa atin itong imahe niyo itong sa kalendaryo. Araw-araw na nagkadaletsilet yung buhay na... Ronnie! Well, unang-una, of course, maliwanag sa simbahan, sa turo ng simbahan, na yung mga religious objects, images ni Jesus, ni Mama Mary, mga santo, mga santa, ay hindi siya sinasamba, but just for public veneration. Ibig sabihin, every time nakikita natin yung mga imahe na yan, we are being reminded of God, nire-represent nila. No? Posible na yan ay kapitan no, ng masamang spiritu kung hindi siya na-bless. And of course, kapag nagamit siya, as I said, sa occult activity. No? So, posible siya na dapuan ng spirito. Sapagat ang gusto ng mga evil spirits, they will be honored, no? They will be venerated. Kaya, gustong-gusto nila na kumapit doon sa mga object na yan kung ito'y walang basbas ng Panginoon at walang basbas ng simbahan. Kaya, posible na maaari na yung mga objects na yan ay pwede rin silang ma-infest. Especially kapag walang basbas ng simbahan. Dahil pa sa session na po, hindi kami nakapunta sa ordination. Nakasabot ko, Ron.
Narinig ko mula sa charismatic group ang nangyari kay Sonia. Unsa naman niyang kahimtang. Dito pa ba ayaw, Padre? Wala pa po makapagsabi sa amin kung bakit marami at nanatili sa rin ko ako yung sugat niya. Ako kami ni Sonia, parang alam na po namin kung anong pulot din ng sakit niya. Sana inalamin ko po sa inyo, Father. At pakaramdam po namin ni Sonia, may bumabalot na masamang espiritu sa bahay namin. Pero bago pa lang akong pare, wala akong karanasan sa exorcism o sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Pero kahit, kahit iblasyon lang po yung bahay po namin. At nagugulan na po kasi ako sa nagkababalagan na nangyayari sa amin eh. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Nauntok ako para sa akong anak at asawa. Ilang beses na ako dumadaan sa kalitan na to. Pero parang hinihila na yung mga pa ako pabalik. Baka dahil hindi pa kasi namin napapabless ang imahe ni Jesucristo. Baka ho gusto magpabasbas sa inyo. Saan ba galing yung imahe na yan? Sa isang kalendaryong binigay sa amin. Sasapian ng isang demonyo, kuwidi pito! Marahil, dahil sa masamang intention sa paggamit ng imahe ito sa karindaryo, napuses na ito ng demonyo! Sabi ko na nga ba, hindi ako nililoko ng mga mata ko. Talagang nakita kong tilibuan siya ng sungay. Diyos ko, siya pa naman ako nagdarasal. Yun pa lang pinapanginoon ko. Panginoon pala ng kasamaan. Well, unang-una, no, nothing happens without the permission of God. So, ibig sabihin, anuman ang nangyari sa kanila, may pahintulot ang Diyos. Para ano? Una, para subukin ang pananampalataya. Pangalawa, to purify the faith at para lumago sila sa kanilang ugnayan sa Diyos. To, pwedeng opportunity sa kanila to grow in virtue, no, to grow in their love for God. Brothers and sisters, alam niyo naman, ang pagsama-sama tayong mananalangin, walang imposible, hindi ba? Nandito tayo ngayon upang palayasin ang demonyo na nanahan sa larawang iyan. Mga kapatid, sabay-sabay nating itaas ang ating mga kamay. Sa ngalan ng Panginoon, kataas-taasan ng lahat, kung sino man ang demonyo na sa larawang ito, inuutusan kong lumaya sa imahe ito! Lumayas ka! Lumayas ka! Huwag tayo mag-inaan ng loob! Huwag tayo matakot! Ikaw, Ronnie, sa'yo lahat nagsimula ito. Handang alam at agapin na nag-iisa ng makapangyarihan ng Panginoon! Iwala po ako.
po ako. Patawarin niyo po ako, nagduda po ako sa inyo. Patawarin niyo po ako nung dumbat at nagtampo po ako sa inyo. Pero ngayon, binabalik ko na po ang sarili ko sa inyo. Sonia! 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 Busog ang lumugi pang anak. Han? Bakit may ganit pang balat yung anak natin? Baka tubuan din siya ng mga sugat tulad nung sa akin. Baka nagmano siya sa akin. Oo. Ano mag-isip ng masama dyan? Process lang yan. Huwag ka mag-alala. Ang mag-isip ng negatibo, nakakaakit ng masamang elemento. Ayaw pa mag-ampo na lang tag-usap. Saan naman tayo magdadasal dito, Han? Han, may altar man o wala, pwede naman tayong manalangin. Pakinggan naman tayo ng Diyos. Kamusta ka naman, Sonia? Nawala.
ang mga sugat ko. Itong paa ko, Tita Mel, parang chicharon na bulaklak. Tapos paggabi, binalot ito ng lampin, ng tuwalya. Tapos pagkaumaga, ma-squish yun. Puro mga nana, Tita Mel. Ipa talaga yung ano. Pero kamusta na kung kayo ngayon, ang family ninyo, yung child na dinadala mo noon, grown up na. Yeah, malaki na siya. Grown up na ngayon? 24 years old, yes. Aha, and he's doing well? Yes, how many mabait. Children do you have? Dalawang babae po, Tita Mel. Dalawang babae, and both are doing very well. Yes. Ngayong Lenten season, ano sa palagay ninyo yung mahalagang gawin ng mga nananampalataya? Ano ang tamang ipagdasal sa Panginoon? We know na maraming pagsubok ang darating sa ating buhay, pero sure ako na malalampasan natin ito, Tita Mel, dahil tutulungan tayo ng Diyos. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya pray hard, whatever trials, si Lord lang. Magdasal tayo. Alam ko na tutulungan tayo ng Panginoon. Nothing is impossible with God, Tita Mel. Oh yes, I believe that too. Thank you very, very much for sharing your story with us and in magpakailanman, ha? Thank you so much. Amen. Ang katagang I thirst ay kabilang sa 7 last words ng ating Hesukristo bago siya namatay sa krus. Ngayong panahon ng Kuresma, naway makapagnilay-nilay tayo upang mapukaw ang ating pagkauhaw sa pagmamahal ng ating Panginoon. Kasabay nito, sana'y busugin din natin ang ating mga puso at kaluluwa sa pamagitan ng patuloy na paggawa ng mabuti sa ating kapwa, pagrespeto sa ating mga mahal sa buhay, at higit sa lahat, ating panatilihin at lalo pang paigtingin ang ating pananampalataya sa nag-iisa at totoong Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Mel Tiangco, mula sa programang Orihinal na naghahatid sa inyo ng pawang mga totoong kwento lamang. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Laging ang puso ko'y sa'yo.